welcome to my channel. So, kung bago po kayo sa channel ko, pa-subscribe na lang po dito. At saka, pa-turn on nyo po yung bell, notification bell, para updated po kayo sa aking mga bagong upload. Thank you! So, ang topic po natin ngayon ay kung saan po ako nag-apply papunta dito sa Japan. So, may mga question po ako dito na sasagutin ko kasi ito mga question ng mga subscribers po ko na nag-comment na nag-comment doon sa mga previous na video ko. So, may mga katanungan po sila dito. So, ang tanong nila, saan ako nag-apply? So, nag-apply po ako doon sa, syempre, sa Pilipinas. Pero, ang aking agency po ay Prudential Employment Agency. Check na po yung check na po yung aking description box. Isusulat ko po dun yung pangalan ng agency ko tsaka yung telephone number nila. So, kung gusto nyo mag-apply dito, mag-apply po kayo. Pero disclaimer lang po, hindi po ito hindi ko po pinopromote yung yung agency ko. Kumbaga, sa akin lang po, ayan yung agency ko, pagkakatiwalaan papunta dito sa Japan. So, ayun, next question po tayo. Magkano nagastos mo? Ang nagastos ko po, sa next vlog ko na lang mga kapatid. Abangan nyo na lang po sa mga next vlog ko. Estimated pa. Hindi ko kasi masyadong alam. Kasi, inabot ba ng yun? Next vlog. Sasagutin ko tong pangalawang tanong na to. Magkano nagastos ko? Magkano nagastos ko lahat sa pag-a-apply? Ayan. Bale, siguro mga nasa 80, mga 90, ganyan, 1,000 pesos ang aking nagastos. Ganun. So, yun na nga. Ano agency mo sa Pinas? Yun na nga po ang sabi ko. Nasa description box, pa-check nyo na lang po yung description box. Isusulat ko doon yung aking agency sa Pinas. So, ilang months bago ka nakaalis? Bago nakaalis, kasi nag-apply ako ng December. Tapos, interview kami. Pag darating na yung mga employer, nag-medical kami for interview. Kasi bago ka interviewin, mag-medical pa muna. So, yung employer namin ay dumating doon ng February. So, ayun, February kami in interview, February din kami sinelect. Tapos, nag-process kami ng mga papers namin hanggang April. Yung processing ng papers namin. Kasi ang namin, tapos, pagdating ng April, siguro mga katapusan ng April, nag-in na kami doon sa aming Japanese school pagkarating ng April. So, nag-aral kami ng ilang months ang pag-aaral ng Nihongo. So, nag-aral kami 4 months ang aral namin ng Nihongo. April, May, June, July, August. Pagdating ng August, nag-out na kami niyan sa Japanese language school. So, ang aming flight kasi ay September 3. So, yun. Nag-out na kami ng August. Bali, 4 months ang inaral namin na Nihongo sa Pilipinas. Tapos, next question. Ano requirements mo lahat-lahat? So, mga requirements natin, as usual,
passport, yung valid, mga IDs, government ID. Ano ba yun? NBI, COE, kung saan ka galing ng trabaho, ano ba ba? Medical, yun ang pinakahigpit, yung sa medical. Ano ba yung mga ano namin? Mga requirements namin? Basta marami. Marami siya requirements kasi eh. Birth certificate ko, tsaka yung beneficiary ko. Tapos, ano ba ba? Marami yung requirements pa eh. Doon nyo malalaman yan pag naka-apply na kayo, na-select na kayo ng employer. Mas maganda nga dito mga guys, kasi selected muna bago ka mag-asikaso ng mga requirements mo. Kasi once na select ka na, ibig sabihin nun, makakaalis ka na kung wala kang problema sa ano, medical. Medical lang mahigpit. Ito na tate! Yan lang sa short! So, ando na nga tayo guys. Medyo inop ko muna kasi medyo umingay eh. So, alas na ba tayo? Ano ang medical na in-undergo mo? So, sa medical, bago kasi kami interviewin, meron kaming medical. For sure na wala kang sakit bago ka interviewin ng employer. So, pag nasalay ka na, pangalawang medical, unang medical, yung bago interviewin ng employer, pangalawang medical, yung na-select ka na ng employer. Ayun, madugo na, maano na yun siya. Madugo, hindi siya madugo. Maano? Lahatan na yun siya. All over na yun ng ano, ng body natin. Ang medical na pangalawa. So, pag nakapangalawa ka na at nakapasa ka na doon sa pangalawang medical na yun, papasok ka na ngayon sa magpapasa ka muna pala ng ano, magpapasa ka muna ng mga requirements, then papasok ka na ngayon sa Japanese language school. So habang nag-aaral ka, pina-process mo yung mga requirements mo, yung visa mo, tapos yung pagpunta mo dito sa pina-process ng agency, yung mga visa, yung mga kailangan dito sa Japan, kasi mahigpit dito sa Japan eh. So, yun. Tapos, pangatlong, medical na. Yung malapit ka na umuwi at saka meron ka ng certificate of, ano yung, COE? Certificate of eligibility na meron ka ng visa, pwede ka nang umalis, tapos, makakapasok ka na dito sa Japan. So, magme-medical ka ulit ang pangatlo. Sa pangatlo, yun pa rin nasa dalawa. Pangalawang medical at pangatlo, same lang siya pero may nadagdag. May nadagdag na parang lahatan talaga, lahatan. Lahatan na siya. So, yun. Tapos, pag clear ka na sa medical na yun, mag-aantay ka na lang ng flight nyo. Mag-out na kayo sa Japanese law school language at mamimili na kayo ng mga dadalhin dito sa Japan. Mga damit lang. Ayun. So, yung sa ano, ano ba yun? Kalimut na. Magkano binayaran mo niyo? Magkano ang binayaran ko sa Nihongo lessons? So, ang Nihongo lessons po namin, nag-aral po kami niyan libre. Libre po yan. Ang aasikasuhin mo lamang po dyan ay ang iyong lodging at saka yung food nyo. Kasi hindi ka naman pwedeng, hindi ka kain at hindi ka naman pwedeng matutulog. So yun lang ang anumin mo, ang gagastusan mo. Pero yung aral ng Nihongo ay libre po yun. Libre. So, ang school po namin ay sa Sakura Japanese School Language. Andito pa yung mga libro ko.
yun, mga libro ang babayaran mo, bibili ka ng notebook mo para sa pag-aaral mo, yung mga ano ba yung mga papel-papel mo para sa pag-aaral mo rin, ayun, mga expenses. So, pwede ba ang late registered na birth certificate? Sa birth certificate po, mahigpit po sila masyado. Hindi po pwede yung birth certificate na late registered. Pag na-late ka po ng mga siguro mga weeks, mga 2 weeks, hindi siya po pwede. Late na rin po yun. Kailangan, kung kailan ka pinanganak, siguro mga kinabukasan o 1 week, hindi pa siya late. Pero pang mga 2 weeks, 3 weeks na yata, late na siya. Mahirap daw kasi i-process ang late na birth certificate dito sa Japan. So, hindi sila tumatanggap ng mga late na birth certificate. Kahit gaano kakagaling, kahit anong trabaho na, kunwari college level ka, tapos ang birth certificate mo ay late registered, hindi ka pa rin po pasok. So, yan po. Kung may katanungan po kayo, nasa description box po yung ano, alagay ko yung address at saka telephone number at saka yung pangalan ng agency ko. So, that's it guys. Salamat sa panonood sa aking vlog. Please like this video kung nagustuhan ninyo. Pag nag-apply po kayo sa Prudential, sabihin nyo na nakita nyo sa aking vlog sa YouTube ang agency nila. Pero hindi ko sila pinapromote, mga guys. So, see you on my next vlog. Bye-bye. Thank you.